Welcome to my channel. Hello po sa ating lahat mga kalingap sa mapagpalang araw na muli. Kumusta po kayo? So for today's vlog, ito pag-usapan natin itong panawagan ni ng nanay ni Dagay, no, mga kalingap. Pero bago natin simulan ang video na ito, huwag niyo pong kakalimutang mag-subscribe. Bal Santos Matubang, Kalingap Rob at Edna Vlog, supportahan po natin. At syempre, supportahan po natin Commander ni Marcos, no, mga kalingap. Napaka-sipag din po niya, no. At yung mga kasama ko po sa grupo, Boses ng Masa sa Kalingap, supportahan din po natin. At yung aking YouTube channel, Gandang Emmy, sa mga hindi pa po nakapag-subscribe, please subscribe and please hit the notification bell para lagi po kayong updated sa aking mga ina-upload na mga reaction video. So mga kalingap, napanood natin itong panawagan ni Ate Grace, itong nanay ni Dagay, no? Nananawagan siya doon sa kumuha doon sa kanyang kapatid na si Irene o si Gemma. Gemma o Irene ang tawag niya eh. So mga kalingap, itong kapatid niya palang ito is 13 years old pa lang nung kinuha nung taga dyan sa kanila at gagawing kasambahay. Pero hanggang sa ngayon ay hindi na nakabalik sa kanila at wala silang alam, wala silang balita kung saan ito nandoon, no, mga kalingap. Dahil hindi na kapag-communicate sa kanila yung kumuha na. Ang sabi, ibabalik din after 2 months, pero hindi naman nakabalik. At hanggang sa kasalukuyan, sabi ni Ate Grace, is nasa edad na 26 years old na itong kapatid niya. Kaya nananawagan po sila dun sa kumuha. Ang pangalan ay si... Sino? Sino? Si Marilo Mondihar Oreto. So, sa mga nakakilala po kay Marilo Mondihar Oreto na taga sa kasalukuyan daw ay nasa Davao na ito nakatira. So sana makipag-communicate naman siya dun sa nanay ni, sa kapatid ni Dagay, no. Kasi matagal na nilang hinahanap at syempre kapatid mo 'yan, kahit na kinuha niya, sana nakipag-communicate siya kung ano man yung nangyari dun sa kanyang kapatid, 'di ba? So, almost 10 years na hindi sila nagkikita, wala silang balita kung ano yung nangyari. At dun sa side naman daw nung kumuha, ay wala din binabanggit kung saan nandoon itong si Irene o si Gemma, yung tawag ni Ate Grace. No, kaya nananawagan siya na sana mayroong nakakita o nakakakilala dito dun sa batang yun. Ngayon ay 26 years old na, so... sana is malaman nila kung saan nakatira, no, at makipag-communicate man lang para alam nila kung ano yung nangyari, no. So ayan po yung panawagan ni Ate Grace, mga kalingap, at isa pa, napakadami niyang mga revelasyon, no, dahil nababas nga itong si Ate Grace dahil bakit daw nag-asawang muli itong si Ate Grace samantalang ang dami na ng anak, no, mga kalingap. At eto, nalaman natin na marami siyang pinagdaanan, no, naghanap buhay siya sa Maynila at iniwan niya yung kanyang anak. Tapos ganyan yung nangyari. So mga kalingap, ito, marami yung nambabas dito sa nanay ni Dagay, no, dahil bakit daw nag-asawa pang muli, eh marami na yung anak, no. So naiintindihan po natin yung sitwasyon niya na naghanap siya ng kapartner sa buhay para meron siyang katulong dito sa pagpapalaki sa kanyang mga anak, mga kalingap. At marami siyang pinagdaanan na masasalimuot na mga pangyayari, no, na talagang naghanap buhay siya para matustusan yung pangangailangan ng kanyang mga anak. At isa pa dito yung kalbaryo. So maraming kalbaryo na pinagdaanan itong si Ate Grace, no, mga kalingap, na yung asawa niya ay lasinggero, tapos pabaya sa kanyang mga anak, no. Hindi natustusan yung mga pangangailangan ng kanyang mga anak. At isa pa dito yung nakakagulat na pangyayari na itong asawa niya ay nabuntis niya pati yung kanyang sariling kapatid, no. So, napakasalimuot ng pinagdaanan ni Ate Grace, no. Ang dami niyang paghihirap na pinagdaanan at sobrang... ano bang masasabi natin doon? Napakahirap, no, ng ganong sitwasyon, mga kalingap, na yung kapatid mo, yung asawa mo, ay binuntis yung
kapatid mo na yon is merong kapansanan, merong isakit sa pag-iisip, no? So nakita natin si yung kapatid ni Ate Grace na mas may edad sa kanya, no, na nabuntis, pati yung asawa niya ay binuntis yung kanyang kapatid. So napakasakit po ng ganong sitwasyon, no, mga kalingap, na ang dami mong pinagdaanan na hirap, tapos ganun pa yung gagawin. So kaya hiniwalayan niya yung kanyang asawa, no. Dapat lang na ganun yung gawin niya, no. Grabe, no, mga kalingap, lasinggero na, tapos ganun pa yung gagawin, tapos hindi pa kayang suportahan yung pangangailangan ng mga anak nila. So dapat lang talaga na hiwalayan niya, no. Mga kalinga, panoorin niyo po yung video ni Commander ni Marcos. Mapapanood po natin yung interview niya dito kay Ate Grace, at sobrang nakaka masakit sa dibdib na malaman mo yung mga ganong pangyayari sa buhay nila, no. Napakahirap, ang dami niyang mga pinagdaanan na talagang kung hindi malakas yung loob mo ay talagang hindi mo kakayanin, no. So, panoorin nyo po yung video ni Commander ni Marcos, no, yung kanyang latest upload, mga kalingap. So, hanggang dito na lamang po muna. Maraming salamat po sa inyong panonood.